Maligayang araw, Grade 8. Ako si Teacher Jericho, ang guro ninyo sa asignaturang Filipino. Ngayong araw na ito ay mayroon na naman tayong panibagong paksang tatalakayin. At ito ang mga elemento ng pelikula. Alam kong kayo ay pamilyar na sa isang pelikula. Kadalasan ito ay mga napapanood natin sa isang TV o sa isang cinema. Ayon kina David Bordwell at Christine Thompson sa kanilang aklat na Film, An Introduction noong 2012, ang isang pelikula ay may apat na formal na elemento. Una riyan ay ang mise en scene. Ito ang lahat ng bagay na sinadya ng direktor na makunan sa kamera o maisama sa isang shot. Ibig sabihin lahat ng saklaw ng kamera. Maaari itong maging mga sangkap na sadyang inayos ng produksyon gaya ng aktor, pati mga ekspresyon ng kanilang muka at galaw ng katawan. In short, o sa madaling sabi, lahat ng ginagawa ng aktor o aktres. Maaari rin ang set. Ito ay dinisenyo upang bumagay sa tagpuan at panahon ng pelikula. Props, ilaw, kasuotan, makeup, pati ilang computer graphics o maaari din namang mga sangkap na natural gaya ng mga totoong taong naglalakad sa set o mga insektong lumilipad. Okay? Sa madaling sabi, ang mise en scene ay ang lahat ng nakikita sa isang camera. Na kapag tumingin ka sa lens nito, lahat ng saklaw niya, lahat ng sakop ng camera, ito 'yon, ang mise en scene. Sunod naman ay ang sinematografiya. Saklaw nito ang kung ano man ang nagiging laman ng rolyo o film strip dahil sa paggamit ng kamera. Noong makalumang panahon, ginagamit ang mga film strip. Ngunit ngayon, dahil nasa modernong panahon na tayo, ang ginagamit na ngayon ay ang mga digital camera na hindi na nangangailangan ng film strip. Sa pangkasama rin dito ang lahat ng prosesong ginagawa sa laboratorio sa mga nakunang imahen. Noon kasi grade 8 kapag ang iyong camera ay film, nilalagyan ng film strip, pinapa-develop 'yon. Halimbawa may kinuhanan ka ng litrato. Dati kasi wala pa yung mga digital camera. Noon, nilalagyan sila ng mga film strip. Tapos, yung mga camera or yung mga larawan na nakunan mo gamit yung iyong camera na may film strip, ipapadevelop mo para mabuo yung camera or para maiprint yung larawan na nakuhanan mo. Sa pangkalahatan, may tatlong paraan ng sinematografiya grade 8. Una, mga anggulo ng kamera na maaaring maging mataas, mababa, nakatapat o kita ang kabuuan mula sa malayo. Sabi nga nila, grade 8, angle does matter dahil nga minsan nakadepende sa kung paano umanggulo ang kamera o yung kumukuha ng video para mapaganda ang inyong pelikula o ang pelikulang pinapanood natin. Ikalawa, mga layo ng kamera na maaring maging extreme long shot, medium close-up o extreme close-up. Okay? Meron kasi mga scene o pangyayari na maganda kapag close-up, may mga scene din naman na maganda kapag long shot. Okay? Nakadepende kung ano yung pangyayari na isinasagawa mo. Kung nagtitinginan sila na mata sa mata, mas maganda naman na i-close up 'yon upang makita mo kung ano expression ng mga mata nila. Ikatlo, mga galaw ng kamera na kinabibilangan ng tracking, dollying, handheld, crane, pan, tilt at helicopter. Sa ikatlo, yung mga cameraman o kumukuha ng video ay meron ng mga sinasakyan upang mas mapaganda ang pagkuha nila ng mga video o larawan. Isinasaalang-alang din sa cinematography ang uri ng lens na gagamitin na maaaring maging wide angle,
long o normal, ang uri ng film stock at mga bilis ng pagkuha sa isang shot sa bawat isa ay nagdudulot ng magkakaibang epektong visual. O, ibig sabihin, nakadepende sa kung papaano kinukuhanan yung scene o pangyayari sa isang pelikula. May mga lens kasi ng camera na hindi pwedeng pang long range, hindi pwedeng pang wide range dahil pangit ang kanilang magiging kuha kapag ganun. Hindi swak yung lens na gamit mo sa pangyayaring kinukuhanan mo o sa scene na binivideohan mo. Sunod na elemento ng pelikula ay ang editing. Ito ay ang pagdurugtong ng dalawang magkaibang shot. Karaniwan, may lohikang sinusundan ang ginagawang pag-e-edit sa pelikula. Halimbawa, ang pagluhod at pag-aatanda ng krus sa simbahan sa isang shot na susundan ng pagpapakita ng krus sa altar. Sa isa pang shot na lumilikha ng impresyon na ang huli ang tinitignan ng nagdarasal. Okay. Sa editing, nakasalalay kung paano maiintindihan ng mga tao ang pelikulang iyong ipinapanood o pelikulang kanilang pinapanood. Dahil dito nakasalalay ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa isang pelikula. Maaari din namang may likhaing mensahe ang editing sa mga manonood sa paghamon sa kanila sa isipin ang ugnayan ng mga imahen gaya ng pagpapakita ng isang politikong nagtatalumpati sa isang shot na nananawagan ng katapatan sa paglilingkod sa gobyerno at ng katulad pa ring politiko na tumatanggap ng suhol sa kasunod na shot. Okay? Nakasalalay sa editing, tandaan grade 8, ang takbo ng pangyayari ng kwento. Kadalasan grade 8, sa editing nagkakatalo ang iba't ibang pelikula dahil may ibang pelikula na magandang pagkaka-edit ngunit yung iba hindi. Sunod na elemento ng pelikula ay ang tunog or mga sound effects. Ito ang mga elementong naririnig ng tenga na mas nagpapabuhay sa mga imaheng nakikita sa pelikula at mas nagpapaka makatotohanan sa dating nito sa mga manonood. 'Di ba mas maganda na kapag ikaw ay nanonood, maganda rin yung mga tunog. At syempre, dapat eksakto ito o swak sa pangyayaring iyong pinapanood. Maaring yung pinapanood mo, nakakalungkot na pangyayari, ngunit ang kanyang tunog ay masaya, o 'di ba? Hindi naman yun kagandahan. May dalawang uri ng tunog na ginagamit sa pelikula. Una ay ang diegetic o iyong mga boses, tunog o musika na nanggagaling mismo sa mundong ginagalawan ng mga tauhan sa pelikula. Ibig sabihin nun given na nandoon na mismo sa kung saan sila kinukuhanan ng video o kung saan sila umaacting. Sunod naman ay ang non-diegetic o iyong mga boses, tunog o musika na idinadagdag lamang upang lalong gawing masining ang palabas ngunit nasa labas ng mundo ang mga tauhan. Halimbawa na lang yung mga kanta, mga love song, kung ano man yung pinapanood mo o yung mga o di kaya naman yung tinatawag nating mga OST o yung mga official soundtrack. Halimbawa sa pelikulang Himala ni Ismael Bernal, diegetic ang boses ni Elsa na nagsasalita sa entablado. Ang iihip ng hangin ang tunog ng baril na biglang pumutok sa kanya at ang hiyawan ng mga nagkakagulong tao. Gayunpaman, non-diegetic ang musika ng koro na pinapatugtog sa tuwing siya ay nanggagamot dahil hindi naman kasama sa tagpo ang mga taong kumakanta. Okay, gaya ng sinabi ko kanina, yung gaya ng OST o yung official soundtrack. Isa itong non-diegetic na tunog. At iyan ang ating paksa ngayong araw na ito, grade 8, ang mga elemento ng pelikula. Muli, ako si Teacher Jericho na nagsasabing mag-aral ng masaya at mag-aral ng mabuti. Hanggang sa muli, grade 8, paalam!